Eksaktong isang linggo na lamang undas na o araw ng muli nating paggunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay. Pero paano nga ba dadalaw o magtitirik man lamang ng kandila sa mga puntod ang mga taga Botolan at ilang lugar sa Pampanga, gayong hanggang ngayon pala, lubog pa rin sa tubig baha ang ilang sementeryo roon. Nagpapatrol Israel Malasa. Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Municipal Cemetery ng Botolan. Wala ng bagyo pero nilalamon pa rin ng tubig ang ilang mga nicho. Si Aling Virgie, bumihay pa mula Quezon City para sana dalawin ang himlayan ng Bayaw at Bienan. Pero mga nakausling yero at semento na lang ang dinatnan. Kaya ganoon na lang ang kanyang panlulumo. Ganyan pa rin. So, wala rin kami magawa. Kaysa naman ano, kaya sabi namin, naantabayanan lang namin bumaba yung tubig. Swerte naman si Aling Nora dahil hindi tinangay ng malakas na agos ang nicho ng kanyang tiyahin. Pinalinis niya ang puntod para sa nalalapit na undas. Pero ang libingan ng kanyang kaibigan na damay sa baha. Magpapadasal na lang po kami. Yun na lang po ang gagawin namin. Sa bahay na lang kami magpadasal. Maski hindi na kami makapagtirik ng kandila dito. Kasagsagad din ng bagyong Pepeng nang tangayin ng rumagasang baha ang nasa 200 kabaong sa sementeryo. Sa lakas ng agos, hindi na matagpuan ang iba na pinaniniwala ang inanod na sa dagat. Bagamat malakas ang agos ng tubig baha dito, umaasa pa rin ang ilang mga residente na narito lang sa tubig na ito ang kanilang mga nasawing kaanak. Kaya umaasa sa lang sana ay matapos na pagsasaayos ng dike dito para makuha nila ang mga bangkay at mabigyan nila ng libing bago magundas. Sa Pampanga, lubog din sa tubig baha ang ilang sementeryo dito. Sa bayan ng Guagua, halos na puno na ng makakapal na lumot ang mga binahang puntod. Sa bayan ng Santo Tomas, problema rin sa mga residente ang pagbisita sa undas sa kanilang mga yumao. Ito'y lalo't puno pa rin kasi ng water lilies ang sementeryo. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino.